anxieties. Ayan. Kay Sitti tsaka kay Juris, kayo ba napapakita nyo sa asawa nyo or sa mga anak nyo yung pag-aalala ninyo? Sa akin, syempre pagkaharap si Lily Babs, wala. Walang pandemic. Walang pandemic. Parang ganun eh. Masaya lang kami lagi. Naglalaro, ganyan-ganyan. Pero kami na ni Joey, dun, kumbaga parang may maskara akong hinuhubad at pinapakita ko sa kanya lahat, sinasabi ko sa kanya lahat nung worries ko. And inaalalayan lang naman niya ako palagi din na, yun nga, matatapos din to. Matatapos din to. Kay Doc Ali, yun po ba, ano nga po ba ang dapat gawin ng isang momshie kapag ganun? Kim-kimin yung nararamdaman o sabihin po sa partner or sa asawa palagi? Maganda yung ginagawa nila kasi anything you keep inside will be toxic eh. Di ba? Walang inibayan na isang bagay na hindi maganda, tinago mo. Lalabas at lalabas din baho niyan. At iyan ay sisira sa pagkakatao mo. It's very important na narinig ko nga maganda. They talk to their husband. Yes, because you should... The only person you should feel safe to talk to should always be your husband. Tama nga sinabi, tanggalin mo maskara mo, mag-usap kayo para maintindihan ka niya at maintindihan mo siya. Kasi maaari ikaw may nararamdaman, siya din may nararamdaman. So you talk about it. So huwag niyo itatago. It's very important you talk to someone, which if in your case, I would always suggest yung partner niyo. And then of course you pray. And then be aware of what's happening. Pero don't be, you know, parati na sa social media, na sa news. Just be aware para hindi lumaki yung fear. Because sometimes it is the fear that's holding us back. Eh. Yan ang nakaka-free sa atin. So know about it, but do not be focused on it so that you will be prepared and you know what's happening. At saka read books, maganda din yun. Eto pa.